Galing kina Mama. Dear Shanchai, kumusta na ngayon ang mahal kong anak? Talagang miss na miss ka na ni Mama. Alam mo, pinipilit kong masanay sa ganitong klaseng buhay sa tabi ng dagat. Pero anak, pasensya ka na muna, ha? Sa ngayon kasi, hindi pa kami makapagpadala sa'yo ng pera. Kaya pansamantala, yung perang kinikita mo sa iyong trabaho. Kung maaari, tipirin mo muna. Ang iyong papa naman sa ngayon, talagang sinasanay na rin naman niya ang kanyang sarili sa pangingisda. Sa tuwing mangingisda, palagi siyang nahihilo at nagsusuka. Ang gagawin na lang niya, uuwi na lang siya at magpapahinga. Kaya nga, mas madalas wala talaga kaming kita. Pero magkaganon man, ginagawa pa rin ng papa mo ang lahat. Shanchai, ingatan mo sanang mabuti ang iyong sarili, ha? Wala ko dyan para samahan ka. Lakasan mo ang loob mo, anak. Love, Mama. Oh, nandiyan ka na pala, Sunshine. Siya nga pala, mag-impake ka na. Bakit po? Dahil po ba hindi pa ako nakakabayad ng upa? Pag nakasweldo na po ako sa susunod na buwan, ibibigay ko na po sa inyo kagad. Sige na, parang awa nyo. Nakawining, may pagbili ko na itong bahay. Kaya hindi ka na pwede rito. Ang mabuti pa, maghakot ka na at umalis ka na ngayon. Tungkol naman dun sa hindi mo nabayarang upa, ganito. Huwag mo nang bayaran. Binabalaan kita. Huwag ka na magpaumaga rito. Dahil bukas, may mga taong darating. Baka itapon sa labas lahat ng mga gamit mo. Ikaw rin. Babalik na lang ako pagkatapos ng 2 oras. Sa kanya. Baka dahil umalis ng mga magulang niya. Isa pa, malaki na rin ang utang niya dito sa bahay. Kaya umalis na siya. Tumigil ka na nga dyan. Hindi siya nakakabayad ang upa, kaya siguro pinalis mo siya. Ano mo, salita ka! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Mga kapitbahay! Saan pupunta? Tulungan niyo ako! Sanjay, naubos ang pasensya ko. Tawagan mo ako. Malalim na ang gabi.
Kung tatawagan ko si Shing Yu, kaya si Xiaoyu, parang nakakahiya naman yata yun. Pero wala na rin akong pera. Mukha yatang dito na ako sakali matutulog. Tawagan ko na lang kaya. Lobat! Sa'yo. Huwag niya akong iiwan eh.